At dahil ako ang nag-iisang anak ng aking mga magulang, at sa aking mga magulang ay si tatay lamang ang merong trabaho. Isa siyang factory worker at may 10 taon na rin ang kanyang pagiging permanente. At dahil doon, mula sa aking pagkabata ay si inay ang siyang aking madalas ay kasama. Gumagabay at nagtuturo ng maraming bagay hanggang sa aking pagbibinata. At aminado ako sa aking sarili na bagamat sila ay pareho na aking mga magulang, si tatay ang naghahanap buhay at siyang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Ngunit tatapwat subalit ay masasabi ko pa rin na ako ay isa pa ring mama's boy. At dahil doon, nagkaroon kami ng sikreto na maaaring ikasira ng aming pamilya. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pangalanan mo na lang akong Sherwin ng Naic, Cavite. 24 years old, single, but not available. Simula ng aking magisna na meron akong nanay at tatay, si inay ang siyang madalas ay aking kasama, lalo na sa panahon ng aking pagpasok ng paaralan. Isa ako sa mga tao na noong panahon ng aking kabataan, pag hinatid ako ng nanay ko sa school, makita ko lang siyang papalayo. Kung saan niya ako iniwan, pakiramdam ko ay tapos na ang aking kinabukasan. At isa ako sa mga estudyanteng iyak, di mapigilan, balikan lang ni inay. Kumbaga, isa rin ako sa mga bata na laging kabuntot ng ina saan man magpunta. At di ban sa pag-iwan sa akin sa school, ay wala namang choice si inay kundi ako ay isama. Sumbungan, kwentuhan, hingian at siya rin aking kinatatakutan. Lalo na pag alam ko sa aking sarili na meron akong nagawang kasalanan. At mula sa aking pagkabata, alam ko kung paano magmahal at magbigay ng proteksyon ng isang ina dahil danas ko iyon. At maging sa pagbibinyag para tahakin ng pagiging tunay na lalaki ay si inay ang siyang nakaalalay sa akin. Nandiyan din si tatay pero kasi maliban sa walang pasok, madalas ay linggo lamang namin kasama si tatay. Noong ako ay mag-high school, nagkaroon ng ibang kulay ang aking mundo. Alam nyo na, high school ang pinakamasayang parte ng isang buhay estudyante. Pero bago ko pa nalaman iyon, ay narinig ko rin sa aking mga kaklase na ang sabi raw ng kanilang kapatid na high school student, masaya daw maging high school. Maraming activities na mag-i-enjoy ang bawat isa. At sabi naman ng aking inay, iyon daw ang unang hakbang sa pagtupad ko ng kung ano man ang aking mga pangarap sa buhay. High school rin ako noong unang tumibok ang aking puso at iyon ay doon sa isa sa aking kaklase. Bagamat hindi sa pagyayabang ay meron din naman akong itsurang lalaki. Matapos ang masusing pambobola, nanginginig at may halong pagkaotal at medyo nabubulol pa. Ayun at nakamit ko ang kanyang matamis na oo. Ang mga unang araw kung kailan ay si JF lang ang aking gustong makita at makasama. At ang mga gabing kung kailan matutulog na lang ay si JF ba ang tumatakbo sa aking kokote. Ang mga panahon kung kailan ngiti lang ni crush, buo na ang maghapon ko, pwede nang umabsent. At ayun na nga, natuklasan ko ang isang technique kung saan sinasabi ng marami na pag ginagawa mo na raw iyon ay mabilis ka ng tatangkada. Boys, alam nyo yan. Pero hindi tulad ng ibang kwento ng buhay at pag-ibig, hindi si GF ang unang nakipaglaro ng sungka sa akin. Pero bago ako nakagraduate ng high school, ay merong isang tumupad ng aking mumunting pangarap at talagang hindi ko iyon inaasahan. At masasabing one of the best gift sa pagtatapos ko ng high school. Bilang isang high school student,
lalaki at patuloy sa pag-usbong, merong mangilan-ngilan na lalaki at napasama ko doon na habang umiedad ay lalong nagkakaroon ng itsura, lalong gumagwapo, ika nga. At bilang nag-iisang anak ng aking ama't ina, para sa akin kung minsan ay sobra ang lambing ni inay sa akin. Yun bang sa kanilang pag-aalaga na kahit ako ay isang high school student na, ako na lang ang nahihiya. At bilang isang high school student, madalas akong umuwi ng bahay hapon. Normal sa akin ang mula nang ako ay mag-high school, ay ang madatnang nasa bahay si inay at naghihintay. Maaaring nanonood ng TV o di kaya naman ay sa cellphone. At hindi sa pagmamayabang dahil nga aking ina, na itago na lang natin sa pangalang Marites o Nanay Tess, tawag ng ilan sa aking mga kaklase at syempre ng aking GF, ay masasabi kong maalaga sa pangangatawan si inay. At ang isa niyang katuwiran ay bakaro bigla na lang siyang ipagpalit ni tatay. Minsan umuwi ako ng bahay na wala si inay at kung saan ko nakita sa isang bakanting bahay at may hawak na baraha. Abay, bunot inay at baka ikaw eh ang maitapon ng katabi. Natigilan kasi siya ng kanya akong makita dahil kapwa namin alam na ayaw ni tatay ng sugala. Ano yan, nakakasira daw kasi iyon ng diskarte, buhay at pamilya, lalo na kung lulong ka na. At bilang kami ni inay na naghihintay lang sa kung ano ang iaabot ni tatay, syurubul pa sa sigurado magagalit iyon. At ang paglalaro ni inay nang hindi alam ni tatay ang aming naging sikreto. Parang ang babaw lang na dahilan, di ba? Sugal. Pero alam naman natin kung ano ang kayang gawin noon sa tao. At dito ko nakilala ang single mom na si Danica, anak ng isa sa mga kalaro ni inay. Maganda si Danica. At ang aking malaman na siya ay isang single mom, nagkaroon ako ng konting pagtataka. Kung bakit ang itsurang tulad meron siya ay iniwan pa ng kung sino man ang ama ng bata. Malayo ang pagitan ng aming edad na aking nalaman matapos ang ilang pagsunod ko kay inay sa kanyang monkey business. At sa totoo lang ay nawala rin sa isip kong hindi maganda kung aksidenteng uuwi si tatay ng maaga at kami ay abutin. Yun ay dahil nai-enjoy ko ang bawat oras habang nakikipag-usap kay Danica. Nagkakaroon kami ng seryoso at madalas bulastog na pag-uusap, usapang love life. Nasabi ko na meron akong jowa, pero banat ni Danica, kung naibibigay raw ba naman sa akin ang putok-batok na mukbang. Noong una natatawa ako at sabi ko, bata pa naman ako at hindi naman ako content creator o vlogger. Tinawanan ako ni Danica at doon ay kanyang isinenyas kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sa edad kong 16 years old, ay noon lang ako nakatagpo ng tulad ni Danica. Hindi ko alam pero gusto ko na siya. Pumapag-ibig ang inyong bida. Sa totoo lang, ay lumala ang monkey business ni inay. Dahil pansin ko na pag-araw ng Linggo, hindi siya mapakali. At pansin ko rin ang pagiging tipid niya sa akin. Habang itinatago namin kay tatay ang hocus-focus ni inay, ay ang paglalim naman ng ugnayan namin ni Danica na nauwi sa isang umaatikabong pagmumukbang, nasa halip mabusog ka lalo kang magugutom. Galing ako noon sa school nang bago ako makarating sa bahay, ay nasa lubong ko si Danica at ang sabi, tara muna sa bahay, birthday ng anak ko. Di ako naman dahil pauwi na rin, sumama ako kay Danica. Pero wala namang ibang tao sa bahay nila, kundi ang tulog na tulog niyang anak. Siguro ganun lang talaga ako kagwapo, para siya na mismo ang gumawa ng paraan. At mula noon, kapag kasama ko ang aking first GF, kung ano-anong kabulastugan ang umi-entro sa aking kokote. Iyon marahil lang nagagawa ng isang bagay pag iyon ang nakuha o naranasan. At ang aking kinatatakutan ay nangyari. Hindi naman naaktuhan si inay pero merong nakapagsabi kay tatay na bumabaraha nga si inay
At nang dahil doon, kung hindi ako nagkakamali ay nag-check ng savings si tatay. Dahil ayon nga sa nagsumbong, matagal nang ganun si inay at laging talo. Nagalit si tatay syempre, dahil kung gagawa nga naman ni inay ang effort nang umupo ng ilang oras hawak ang baraha, what's more pa, kalat ang sugal sa online. Hindi naman iyon masyadong naging issue sa aking magulang. Kaya lang, ako na pinagbilinan ni tatay para tingnan si inay ay isa rin naman. Pero syempre ayoko rin namang mapunta lang sa kung saan ang pinaghirapan ni tatay. Simple lang kung iisipin, pero alam naman nating lahat na sa isang simple nagsisimula ang isang paglaki o paglago, masama man o mabuti. Nagkaroon kami ng isang tindahan, medyo malaki din, para daw doon ma-focus ang atensyon ni inay. That time kasi taon na lang ang bibilangin, graduate na ako. Syempre nga naman, nag-iisa ako at dapat tapos ako ng college. At ang tindahan, bagamat hindi kalakihan ng kita, pero kahit papano, maliban kay tatay na inugat na sa kanyang trabaho, ay merong pang ibang income na papasok sa aming pamilya. Maginhawa ang mag-aral ng merong sapat na budget. At alam ko hindi lahat ay hindi naging tulad ko ang kapalaran na maswerte at mapalad sa magulang. Hindi lang dahil sa ako ang nag-iisa nilang anak.